Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone, natupad yung pangarap sa ating Gilas Pilipinas. Kai Soto at Junmar Pajardo na solve yung matagal ng problema ng ating national team. Yuta Watanabe, pumirma na ng kontrata sa Japan B-League at strong group na nawagan ng suporta sa mga Pinoy basketball fans. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa pinakabagong article na inilabas ni Dodo Katakutan para sa spin.ph ay sinabi niya na natupad na yung pangarap ni Coach Tim Cone dito nga sa ating Gilas Pilipinas. 26 years ago kasi ay hinawakan na rin ni Coach Tim Cone etong ating national team at kinuha niya nga yung pinakamagagaling na players noon dyan sa PBA. Kabilang nga yung pinakamagaling na point guards natin, no, na si Johnny Abarrientos, Olsen Racela, yung pinakamalalaki, yung pinaka-athletic na wingers natin, sila Perhel Meneses, sila Kenneth Toremdes, yung pinaka-shooters natin that time, si Jojo Lastimosa, si Alan Kaydick, at yung 7-1 na si EJ Pyle, 6-9 na si Marlo Aquino, at 6-10 na si Andy Sige. At that time, nanalo sila doon nga sa Jones Cup, yung Centennial team na yan. Pero talagang tinambakan sila ng Korea mga kabasketball. Maliliit lang pero mabibilis. At natalo rin sila noon nung China. Kasi nagka-problema daw sila doon sa mobility, no? Oro yung bagal. Alam naman si EJ Pyle, mabagal po yung gumalaw mga kabasketball. Talagang devastated daw nung panahon na yon si Coach Tim Cone. At ngayon nga, nagkaroon ulit siya ng pagkakataon na maging head coach ng ating national team ng Gilas Pilipinas. Medyo nahihiya raw siya, pero talagang masasabi niya na kumbaga napakaswerte niya. Kasi nga nagkaroon siya ng mga general extraordinary na talent, no? Mga frontliner natin, yung mga malalaki natin. Na si Junmar Pajardo, 6'10", na malakas sa ilalim. At Kai Soto naman, na 7'3", na kumbaga maraming kayang gawin. Rim protector, di ba? Mahusay na rin gumalaw sa ilalim. Kaya talagang nasolve na ni Junmar Pajardo, ni Kai Soto, at ni AJ Edu yung matagal ng problema ng ating Gilas Pilipinas. Patungkol naman mga kabasketball sa ibang balita, sa isinulat na article kagabi ng Basket News na nakabase sa Europe, ay sinabi nila na pumirma na nga ng kontrata yung dating NBA player na si Yuta Watanabe dyan nga sa Japan B-League dito sa kupunan ng Chiba Jets. At sinasabi nila rito mga kabasketball na hindi bababa or lalagpas pa sa $5 million itong magiging kontrata ni Yuta Watanabe. Although hindi pa rin nila kasi pwedeng sabihin niya, no, Chiba Jets yung magsasabi niyan ng official. Pero ang tinanggihan kasi nitong si Yuta Watanabe dyan nga sa Memphis, kung di ako nagkakamali, ay $2.6 million. So kung nga 1 year lang yung tinutukoy doon, na doble or dinoble ng Japan B-League ng Chiba Jets etong kontrata ni Yuta Watanabe. Pero tabayan na natin kung magkano talaga, kasi baka 2 years naman yung lalagpas ng $5 million. Ngayon naman mga kabasketball, pumunta na sa Taipei etong ating mga representative dyan nga sa William Jones Cup na strong group at nanawagan nga itong kanilang head coach na si Coach Charles Chu na ipagdasal na manalo sila dyan nga sa tournament na yan. At syempre walang mangyaring hindi maganda. So supportahan natin ng mga Pinoy basketball fans itong strong group kasi sila yung magbabandila ng ating bansa dyan nga sa Jones Cup. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat. At God bless sa inyong lahat.